Matapos ang 13 taong pagkakakulong, makakauwi na sa wakas sa Pilipinas ang OFW sa Saudi Arabia na si Dondon Lanusa. Nasentensyahan siya ng kamatayan dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Presidential Advisor and OFW Concerns, Vice President George Marbinay, bukas ng hapon darating si Lanusa mula sa Daman, Saudi Arabia. Didiretso si Lanusa sa kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Malaki ang pasasalamat ng gobyerno at ng pamilya ni Lanusa sa hari ng Saudi Arabia na sumagot ng 25 million pesos sa 33 million pesos na blood money para sa kanyang paglaya. Pinuri naman ni Binay si Philippine Ambassador to Riyadh, Ezzedine Tago at staff ng embassy roon dahil sa pagtutok nila sa kaso. Puspusan naman ang paghahanda ng mga kabarangay ni Lanusa sa Sampaloc para sa kanyang pagdating. Isang Thanksgiving Mass ang isasagawa nila na susundan ng Budol Fight. Labis din ang tuwa ng lola ni Lanusa sa kanyang pagbabalik. Nagprotesta ang grupong karapatan sa harap ng tanggapan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process para ipanawagan ang pagpapalaya sa mga anilay consultant ng National Democratic Front o NDF na dinukot umano ng gobyerno. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang peace talk sa pagitan ng NDF at gobyerno. Naglatag sila ng mga puting kalapati na nakalagay sa loob ng plastic jar bilang simbolo ng mga nakakulong na NDF consultant. Naging payapa naman ang protesta. Wala pang pahayag ang OPAP kaugnay ng protesta. Pirmado na ni Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013. Noong September 12 pa niya ito nilagdaan pero ngayon lang kinumpirma ng palasyo. Sa ilalim ng batas, magkakaroon ng anti-bullying policies ang lahat ng nasa elementary at high school. Bibigyan din ng kopya ang mga magulang o guardian ng mga estudyante. Dito ay pinagbabawal ang lahat ng uri ng bullying sa school grounds, school-related functions o maging ang bullying gamit ang alinmang teknolohiya tulad ng cellphone at maging sa internet. Mark Salazar, GMA News.